serving. That belt wins it! 65 years! The drought! Back to Creamline. Eliza! Matapos ang aksyon sa PBL 2022 Invitational Conference ay napako naman ang atensyon ng lahat sa paparating na reinforced conference na pinag-uusapan ng lahat sa social media. At ang mainit na balita ngayon ay ang di umano'y pagsabak ng isang Thai import at American middle blocker sa Creamline Cool Smashers. Mukhang pinaghahandaan na nga talaga ng management ang napipintong Grand Slam ng koponan. At F2 Logistic may bagong recruit. Fresh from a champion team sa UAAP, the who ang person na ito. Pero bago natin yan pag-usapan mga ka-latest, please huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka dito sa latest volleyball action. Wala pang isang linggo ay maugong na ngayong pinag-uusapan ang paparating na PBL Reinforced Conference sa Oktubre, lalo na sa mga guest players na for sure aabangan ng mga fans. Hype nga ang lahat sa mga bagong imports ng PBL team at lipatan ng mga players. Una na dyan ang mainit na balitang di umano'y import ng Creamline. Ayon naman kay Coach Meneses ay meron na silang na-recruit. It is important to get a good import because almost 50% of the production will come from them. We have already have one and we're trying to bring her in early to practice with the team. Di pa dinisclose ni Coach Meneses kung anong posisyon ang pupunan sa kanyang team. Matatanda ang pinakatumatak ang Thai import noon na si Kuttika Kaewpin, pero mistulang malabo itong makakalaro this conference dahil nasa injury recovery stage pa ito. Pero ayon naman sa circulating post ay isa pa ring Thai import ang napipiling kunin ng Creamline. Walang specific name ang lumalabas ukol dito, pero the post states that it will be an outside hitter. At isa pa, if ever napapayag ang pamunuan ng PBL na kumuha ng dalawang import ay ready silang mag-recruit pa ng isa. At kukuha sila ng American middle blocker na mas lalong mapalaki ang kanilang frontline defense. If everything works out well, Creamline could end the year with the league's historic Grand Slam title. At isa pang panggulat na balita ang kumakalat ngayon sa social media platforms ay ang IV Lacsina at F2 Logistics. Di naman imposibleng mangyari yon dahil alam naman ng lahat na mismong tatay ni Lacsina ang nag-camp Irma na maglalaro na di umano ang UAAP one of the best blockers sa Pro League. Bukod dyan, di naman kailan na ang NU players ay gustong maranasan na mapasailalim ni legendary coach Ramil De Jesus. Kung matutuloy ito ay talaga namang one of the tallest team na itong F2 this coming conference dahil nasa 6-footer ang karamihan ng players at paniguradong pati ang nakuha nilang imports maliban na lamang kay Makandili. Pero mga ka-latest good vibes lang. Hintayin muna natin ang official announcement ng nasabing koponan. So that's it mga ka-latest, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more hottest intense and latest volleyball action. Thank you sa suporta, keep safe and see you on my next videos.